So, yun, what's up ulit mga guys, mga tech vlog ko dyan. Hello, shoutout sa mga nasa likod ko, mga kapatid ko yan. Jay, may gagawin tayong isang washing machine. So, yun, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo sa baba. I-shoutout ko si ko kayo sa next vlog ko. So, yun guys, magsimula na tayo. So, yun guys, nabili nila papa to sa Samsung washing machine, digital washing machine. Ilang kilos ito? 11 kilos siya guys. So, yun, bili nila na sa lagang 800 pesos. Good pa naman. Sana maliit lang ang sira nito. So, ngayon, testingin natin kung anong problema niya. Sana hindi bored. Ayan. Uy, gumana. Gumana mga guys, yung board niya. So, try natin i-spin. Spin. Start. Sana mag-spin. Ano bang sira nito? Bakit binenta to? Kasi magbubuti lang kasi ito na. Bili nila papa. Ang mahal-mahal pa. 900. 800 pala. Ayun, umandar siya. Ay, mahina mga guys. So malakas, maririnig mo yung ugong sa ilalim. Yun, malakas ang ikot ng makina niya. Yung makina ng motor niya. So, nasa palm belt lang to guys. Hindi ito sa capacitor. Palm belt lang ang problema nito guys. So, yun. Kaya pala binenta kasi mahina na. Yun guys. I-check natin yung ilalim. So, yun guys. Kitang kita naman. Yun o. Masyado nang maluwag. Tsaka may sira na tong pump belt nya. So pump belt nya ang problema nito. Guys, susunod na mga vlog ko, papakita ko sa inyo kung paano mag test nito ng wash motor. So ngayon, hindi muna kasi hindi pa ako nakabili ng tester. Paano malalaman kung shorted bang motor, washing motor, sa susunod na vlog na lang. So good yung capacitor na yan. Ito ang capacitor niya. Yung mga motor na kahit anong mahina pa rin, tsaka kahit anong pilit mo ng capacitor, hindi lumalakas. Shorted na yan guys. Yung iba, bushing. Tuturo ko rin yan sa inyo sa susunod na vlog ko na lang. Ito, mabilisan na vlog lang to kasi pambelt lang yung problema. So yun guys, may adjust yan siya dito. Yan, pwede nyo yung i-adjust tong wash motor. Wash motor niya pababa pa paganoon para yung pump belt niya humigpit. Kaso sira na tong pump belt niya, may sira na rin. Kaya papalitan na lang natin to at i-adjust natin to. So yun guys, maghanap muna ako ng ganito dito sa mga pump belt na stock ko. Yun oh, napakarami. Hanap muna ako guys. Okay. So yun guys, may nahanap tayo. Ito. M21.5. Ito. M
M21.5 din. So ito, wala na to. Yun o. Hindi na to magtatagal kung pipihitin lang natin dyan. Pwede pa naman. Kaso, baka iwas na lang tayo sa back job. Ito guys, oh. Makapal pa. Yan, ipapalit natin dito. Itong pump belt, kuhan lang naman to eh. Mura lang naman to, nasa 200 or 100 plus. Yan, hindi ko alam. So yan guys, napakahigpit. Hindi ko mapasok. So dyan mo iuna, tsaka dito naman ang susunod. Yan. Yun, mahirap talaga ipasok guys. So yun, kasi makapal tong bago eh. Yun, i-adjust natin yun. Luluwagan natin yun pati sa ilalim para yung motor pumunta dito. So yun guys, dito kailangan nyo ng 1/2 na socket ring. Yun, para maluwagan yun. Saka nyo ikakabit tong pump belt nya at isi yan o, nagaganon yung makina, yung motor nya ganyan muna lang pinaka yun, maluwag to. So ipipihit mo ngayon pa ganyan ganyan no. So una muna ako sa ibaba para dito na lang ako mag-a-adjust sa ilalim. So ipitan ko muna yung sa baba. Ano, dito na ako mag-a-adjust. Yung hindi masyadong mahigpit guys ha. Yun, pwede na to. Pwede mo na ipitan to. Tsaka sa ibaba rin. Sa ibaba. Yun o. Hindi masyadong luwag, hindi rin masyadong mahigpit. So yan, yun lang sira nya pump belt. So ngayon ititest na natin. So yan guys, ito na sya, ititest natin. Saksak na yan, power yun o, tsaka spin 5 minutes spin start. Sure na ako, ito na malakas. Malakas na ito kasi mahigpit na yung pump belt, hindi nasira. Sa susunod na vlog ko guys, papakita ko paano mag-manual nito. Hindi ko ipagdadamot yung diagram. Marami kasing ibang technician gustong malaman kung paano. Pero dito ko na lang lalabas sa vlog ko. Sa susunod na video guys ha. So yun, okay na siya mga guys. Malakas. Yun, good na siya mga guys. Malakas na yung hatak ng makina. Testingin natin sa washing. Mag pre-start muna tayo. Power, open natin to. Tsaka start. At subukan natin pigilan to. Good naman. Masyado nang malakas. So ngayon, tetestingin natin ang washing. Lalagyan ko muna ng tubig guys kasi hindi tumandar pag hindi niya naabot yung water level niya. Alam niyo naman, 'di ba? Pag ganitong mga digital. So lalagyan ko muna ng tubig, mga extra low lang para ma-detect na may tubig at mandar na yung washing. Lalagyan ko na rin siya ng tubig. Extra low lang tayo ng setup. Pag nasira kasi itong mainboard niya, masyadong mahal. So ang ginagawa namin, minamanual namin to. Sa next vlog ko, ipapakita ko kung paano magmanual lang ganito. Sayang kasi, gumagana pa yung motor, gumagana pa yung lahat. Ito lang yung hindi. Sayang. So yun,
Extra low na tayo. Start na. Tatakpan natin to. Yun oh. Good na good na siya mga guys. Pero titingnan natin yung drainage. Baka may bara. Siyempre, before natin to i-dip dispose, good gusto natin, good lahat. Para hindi tayo mag-backjab. Power off, diretso na tayo sa spin. Pag spin mo kasi, diretso na yan pa drain. Sana naman walang bara. Yun, walang bara. Okay, okay. Pump belt lang talagang sira nito. So, sulit yung 800 na binili nila papa nito. 800 pesos, pwede na itong mabenta. Mas mahal na presyo. Yung lang buhay namin dito guys. Bumibili ng mga sira, magbubuti. Halos lahat ng magbubuti at junk shop. Kaibigan ng papa ko, kaya yun, suki na. Kami ang pinagbebentahan nila nito dito. Wala na bang tubig? So, mag-spin na yan. Yun. Mag-spin na. Yun, ang lakas niya guys. Yun oh. So, yun. Abangan nyo yung next vlog ko ha, para sa mag-manual, paano mag-manual pag nasira na yung digital board niya. Abangan nyo sa next vlog ko guys. Okay. So, yun lang vlog natin ngayon. Mga guys, no? Okay na siya. Sa susunod ulit. Like and comment. Like and subscribe sa mga video ko para updated ka sa mga nagaganap na repairan dito para may matutunan ka at dagdag kaalaman na rin. So yun guys, maraming salamat.